Magandang araw mga classmate. Ngayong araw ang pag-uusapan natin ay may kinalaman pa rin sa polynomial functions. Pero sa pagkakataong ito, so ang ating magiging lesson ay tungkol sa iba't ibang katangian ng graph ng polynomial functions. So unahin muna natin sa araling ito ang tinatawag natin na x-intercepts and y-intercepts or intercept. Okay, so ano nga ba ang x and y intercepts? So unahin natin ang x intercepts. So sabi, these are x values when y is equal to 0. And y intercept is also the y value when x is set to 0. So katulad nung sa ating x intercepts. So thus, the x intercepts and the y intercepts are points in the graph. So, ang pagkakaiba nga lang, ang x-intercepts are points in the graph kung saan ay makikita natin siya sa x-axis. While the y-intercept are also point in the graph kung saan ang intersection niya ay makikita natin sa y-axis. Okay, so for us to identify the x-intercept and the y-intercept of any polynomial functions, especially kung ang given natin ay nakasulat in this form. Kasi kung siya ay nakagraph na, madali nating ma-identify kung ano yung x and y-intercept. So, in this lesson, we're going to look for the x-intercept and the y-intercept of different functions or polynomial functions. Okay, unahin natin yung unang function. So we have y equals to quantity of x plus 1 times quantity of x minus 2 times the quantity of x minus 3. So sa unang case natin, kung mapapansin nyo, yung ating given is already written in its factored form. So, advantage kung ang ating given ay advantage sa atin kung ang given natin ay nakasulat sa factored form. Okay, so mas madali nating makukuha yung value ng x-intercept, ganun din yung y-intercept. Okay, so unahin natin yung sa x-intercept. Okay, so sabi, ang unang step natin for us to find the x-intercept is to set y equals to 0. So, papalitan lang natin si y ng 0. So, magiging 0 equals to x plus 1 times the quantity of x minus 2 times the quantity of x minus 3. So, sa point na to, so we can now apply the zero product property or yung tinatawag natin na ZPP. Okay, so itong mga factors na to, i-equate lang natin sa 0. So, we have x plus 1 equals 0. Then, yung second factor, x minus 2 equals 0. Yung third factor, ganun din, equate natin sa 0. So, unahin natin yung x plus 1. So, when we apply the addition property of equality, so, nag-add tayo ng negative 1 both sides. So, ito makakancel. So, ang matitira sa left side is x. So, 0 plus negative 1, we have negative 1. Okay, so kung mapapansin nyo, nababago lang yung sign, di ba? So parang ito yung tinatawag natin, classmate, sa loob ng classroom na tinatranspose, di ba? Pero in technical term, so ang ginagamit nating property is addition property of equality. Okay, so yung x minus 2 equals 0, so ito magiging x equals positive 2. So ito yung ating pangalawang value ng x. Then, yung pangatlo, so we have x equals positive 3. Okay, so from this, pwede na nating masabi o ma-identify kung ano yun yung ating mga x-intercepts. So sabi natin, ang x-intercepts, ito yung mga value ng x o yung mga points sa graph na makikita natin sa x-axis. Okay, so ang ating mga magiging x-intercept ay unahin natin yung una. So we have negative 1, so comma 0. So, ibig sabihin, makikita siya sa x-axis. Yung pangalawang intercept or x-intercept natin is 2, 0. Then, yung pangatlo is 3, 0. Okay.
So, meron na tayong x-intercepts. So, let's solve for the y-intercept this time. So, ganun din. Kapag kuha ng y-intercept, so set lang natin yung x to 0. So, doing that, we'll have y equals quantity of 0 plus 1, 0 minus 2, times 0 minus 3. Okay. 0 plus 1 is 1, 0 minus 2 is negative 2, and 0 minus 3 is negative 3. And then multiply natin. So we have 1 times negative 2, negative 2 times negative 3, we have positive 6. Okay, so ito yung value ng ating y. So ang ating magiging y-intercept, o ito yung point sa y-axis, ang ating y-intercept is 0 this time. Ang 0 naman yung x. Then, ang ating y is 6 or 0, 6. Okay. So, ito na yung ating y-intercept. Okay. So, tip, mga classmate, ano? So, pagkuha ng y-intercept, kung siya ay nakasulat in factored form, so tandaan, so, pwede na nating makuha ka agad ang y-intercept kahit hindi na natin gawin itong step na to. Okay. So, pwede natin kunin yung mga mula sa factors, itong mga constant term na 1, negative 2, negative 3, and then multiply lang natin. So, ang magiging sagot niyan pag pinag-multiply natin is still positive 6. Okay. So, yun yung isang simpleng technique pagkuha ng y-intercept kung nakasulat siya in factored form. Okay. So, proceed tayo sa pangalawa nating example. So, this time we have y equals to x cubed minus x squared minus 16x plus 16. Okay. So, kung mapapansin nyo, yung ating given ay hindi nakasulat in factored form. So, ibig sabihin, we have to look for the factors of the given polynomial function. So, pwede tayong gumamit ng rational root theorem para makuha natin yung factors ng ating given na function. So, yung ating rational root theorem o yung lesson natin about doon ay ilalagay ko sa description box para madali ninyong makita o mapanood yung lesson kung paano ginagamit ang rational root theorem. Okay, so sa lesson na ito, meron akong isang technique na ipapakita kung paano mag-factor ng mga polynomial function or polynomials na merong degree greater than 2. Okay, so in this case, ang gagamitin natin ay factoring by grouping. Okay, so sabi natin, ang unang step para makuha yung ating x-intercept or intercepts is to set y to 0. Then, we have to copy the expression on the right side. So, we have negative 16x plus 16. Okay. So, kung ito ay ipa-factor natin using factoring by grouping, so, kukuha lang tayo ng dalawang pair o pwedeng trinomial na pwede nating i-group as one. So, magkakaroon tayo actually dito technically ng dalawang group. So, in this case, pwede nating pagsamahin yung itong x cube and then negative x square as one group. Then, yung pangalawang group natin, so ilalabas lang natin yung negative sign. So, we have 16x. And then, yung positive 16 magiging negative 16. Okay. Kasi kapag na-distribute natin yun doon, so ang magiging sagot is positive. Okay. So, kaya naging minus 16. Then, pwede na nating i-factor yung dalawang group ng polynomial. So, gamit yung kanilang GCF. So, yung unang group, so ang GCF is x square. Then, when we factor out, so ang matitira x cube divided by x square is x negative x square.
divided by x squared is negative 1. Okay, dito sa pangalawang group, ang ating GCF is 16. Okay, so 16x divided by 16, matitira dito is x, dito sa kabila is negative 1. So, kung mapapansin nyo, yung naging resulta natin, ito, ay dalawang term. Ito yung unang term, ito yung pangalawa. Okay, so anong common sa ating una at pangalawang term? So, ang common nila is x minus 1. Ito yung kanilang GCF. So, kapag kinuha natin yung x minus 1 dito, ang matitira ay x square. So, dito, kapag kinuha natin yung x minus 1, ang matitira is negative 16. Okay. So, malapit na tayo. So, we now have 0 equals to x minus 1. So, yung ating x square minus 16 is difference of 2 square. So, this can be factored as x plus 4 times x minus 4. Yan. Okay. So, eto na ngayon yung factored form ng ating given na function kanina. So, we have x minus 1 times x plus 4 times x minus 4. So, pwede na nating makuha yung value ng x. So, unang value ng x natin when we equate this to 0. So, we have x equals positive 1. Then, yung pangalawa, we have x equals to positive 4. Then, x equals to, okay, sorry, ito yung negative 4, ito yung positive 4. Okay, so ang ating magiging x-intercepts are 1 comma 0. We have negative 4 comma 0 and positive 4 comma 0. Okay, so proceed tayo for y-intercepts. Okay, so para sa y-intercept, ang isiset naman natin na 0 ay yung lahat ng x. So, magiging 0 raised to 3, 0 raised to 2, negative 16 times 0 plus 16. Okay, so kapag sinimplify natin, so alam natin magiging sagot dito, lahat kasi ito ay 0. So, ang value ng y ay 16. So, ang ating y-intercept ay magiging, okay, 0, 16. Okay, so isa pang tip. Kung ang given naman ay nakasulat in standard form, ang ating y-intercept ay yung mismong mag-atin ng constant. So, kahit hindi na natin i-compute, kung ang given ay nakasulat naman sa standard form, so, kunin nyo lang yung constant. So, yun na yung ating magiging y-intercept. Okay. So, proceed tayo sa ating last function. Meron tayong y equals to x cubed minus 2x squared minus 9x plus 18. Okay, so katulad nung ginawa natin kanina, so dapat ang ating magiging function ay nakasulat sa kanyang factored form para madali nating makuha yung mga x-intercepts. So, uulitin ko, pwede nyong gamitin yung technique na ginawa natin para makuha yung factor nung ating second example. O pwede rin naman nating gamitin yung rational root theorem para makuha natin yung factors. Okay, so in this case, ibibigay ko na lang yung factor ng ating pangatlong example. So, ang factors ng ating pangatlong example, so we have quantity of x minus 2 times quantity of x plus 3 times the quantity of x minus 3. So, from here, applying zero product property, so, ang unang intercept natin is zero, okay, so not zero, 2, 0. Yan. So, ito yung unang intercept or x-intercept. So, yung pangatlo,
ang ating magiging sorry, yung pangalawa nating x-intercept is negative 3, 0. Then yung last 3, 0. Ito yung ating mga x-intercepts. Okay, so y-intercept. So we all know that the y-value ay yung ating constant term. So ang y-value natin is 18. So therefore, ang ating y-intercept is 0. Ito naman this time, x ang 0, 18. Yan. Okay, so that's it. I hope ay meron kayong natutunan sa ating naging lesson sa araw na ito. And feel free to share this video sa ating iba pang classmate para mas marami pa tayong matulungang iba. Until next time!